Ay, wait lang. Sarap ko lang. Ayan. Hi, guys! I'm live. Ayusin ko lang aking hair. Hi! Hello po sa inyong lahat. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, good evening. It's 7:25 na. Akalain mo sobrang bilis ng oras. Hindi ako nakapag-live kaninang 4 p.m. kasi meron kaming inatenda na parang kung tinatawag nyo ay parang meeting. Ayan. Parang church meeting. Ganyan. So, ayan. Anyways, I'm here na para sa inyo and happy Wednesday to everyone. Ayan, hello po sa inyong lahat. Live na po tayo again and again and again and again and again. Every Wednesday, lagi yan. Monday, Wednesday, and Friday. So, kumusta naman kayo guys? Ano ang mga bagong ganap? Uy, meron na din pala dito ah. In fairness ah, pwede na rin pala mag-guest dito sa Facebook. Sige, try natin. Oh. Ayan oh. Your viewers. Pwede na rin pala kasi last night tinry ko siya sa aking account. So ngayon, sige. Ganito na lang ang gawin natin, guys, no? Maghanap tayo ng mga sasagot sa tanong ko and then kung sino makakasagot sa tanong ko, pipindutin ko dito i-guess natin. Pwede yata kayong mag hindi ko pa masyadong na ano kung paano gamitin dito sa ano sa Facebook, sa Instagram lang kasi yung alam ko paano yung guesting. Pero pindutin nyo rin yung makikita nyo yung mga icons. So, ayan. Sige, ang tanong ko. Unang katanungan kung talagang kilala nyo ako. Dati ba, nagpa-iksi ako ng hair na parang panglalaki? Yes or no? Sige, maghahanap tayo dito ng si Ate Heidi, i-add natin. Ano ba yun? Kayo dapat yung mag-suggest sa akin. Wala pa ako nakikita. Wala pa ako nakikitang nag request. Tignan natin. Inalaw ko na eh. Ayan, pinindot ko na yung allow your viewers. Pero bakit wala? Mukhang failed. Yung totoo. Pero sagutin nyo. Ha? Sagutin niyo yung tanong ko, yes or no. Nagpagupit na ba ako ng sobrang ikli? As in yung parang panlalaki, yung parang kay Rosario dun sa San ka man naroon ba yun? Including Barreto. Oo, yung mga sagot ng iba. Oo, oo, oo. Pero mag-request din kayo ng video sa akin. Hanapin niyo dyan. I-click niyo po kung saan man dyan sa baba ang pwede mag-request. Ayan, i-click niyo lang po. Pero tama lahat ng sagot niyo ay yes. Siguro mga anong edad ko nun ay 14 years old. 14 or 15. Yung sobrang ganito lang yung hair ko. Yung talagang kapit na kapit sa ulo. Ganun lang. As in sobrang iksila na ganyan. Ganun yung hair ko before. Oh, diba? Next question. At wala pa rin nagre-request sa atin na mag-join sa ating live video. Ayun o. Naka-on naman yung aking allow your viewers to request as your guest. So guys, mag-request kayo. Ito yata ang katabi ng flash eh. Yung katabi ng flash sa baba. Yun yata yun eh. Okay. Okay, next. Next question. Ang aking next question ay, sumali ba ako dati sa kahit anong pageant? Yes or no? Ang title nito ay Yes or No Challenge with Fans. Yes or No Challenge. Sumali ba ako sa kahit anong pageant before? Isipin niyo mabuti. Kasi diba, ang sumasali lang naman sa mga pageants ay yung mga matatangkad. So, sumali ba ako sa kahit anong pageant before? Yes or no? 5. May nakapag-request na? Na mag-join? Wala pa ako nakikita dito sa aking listahan. Sige, mag-request lang po kayo na mag-join sa aking live ngayon. Pindutin nyo lang.
sige. Pindutin nyo lang. Okay, ang tamang sagot ay yes, opo. Sumali po ako before. Nagkaroon kasi ng contest sa province namin to, sa Batangas. Batangas City siya ginanap. Nung kakasimula pa lang ng SK, nung nauso pa lang na magkakaroon na ng mga SK, SK President, SK yung mga ano ng SK, sa iba't ibang bayan. So ako yung representative ng Batangas. At sa Batangas City po siya ginanap. So may mga kalaban ako from Manila, may mga kalaban ako from Lipa, from Tanawan, yung ganon sa buong Batangas. So, sumali ako doon. So, ako yung representative sa amin sa Mabini. Mainaga, ayan. Tapos, ilang taon ba ako nung sumali ako dyan? I think 16 years old. Oo, 16 years old. Eh, syempre, nung 16 years old ako, mukha pa akong matangkad noon. Dahil, syempre, pag 16 years old ka, tas payatot ka, mukha kang matangkad. So, na mga panahon yun, medyo ka-level ko pa sila kasi ang payat-payat ko. Tapos, ayun, mukha akong matangkad. Yun. So, sumali na rin ako sa mga ganyang pageant. Nung 16 years old ako, SK. Miss SK ang tawag pala doon. Miss SK. So, ang tanong, next na question, related din dito. Nanalo ba ako doon? Yes or no? Oo o hindi? Sa mga gusto mag-send na request na mag-join sa video ko, hanapin nyo lang po. Aalamin natin yan kung paano mag-join. Pindut-pindutin nyo lang. Wala pa rin ako nakikita nagre-request eh. Pag in-scroll up ko, viewers pa rin yung nakikita ko. Pero sabi dito, allow your guest. Nakalagay eh. So, ibig sabihin pwede. Pwede mag-request. Sabi, allow your guest eh. So, yung next question ko, ano? Nanalo ba ako o hindi? Yes or no? Dali, sagot na kayo. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Ang mga sagot nyo ay, oo, sabi ni Kitslin. Bernadette, yes po. Kitslin, oo. Miyuki, send request daw. Wala akong nakikita. Okay, the answer is, no. Hindi ako nanalo. Kasi, kapag sinabing nanalo, para sa akin, yun yung champion. Hindi ako nanalo. Hindi po ako nanalo. Kasi, ang nanalo ng time na yon ay matangkad. So, andun lang ako sa level na pwedeng ipanalo, pero hindi yung winner na winner talaga. Kasi nga, hindi naman ako matangkad doon. Hindi ako pang pageant. So, runner-up lang ako. Ayan, tama, si Ate Karen Alfonso. Runner-up lang ako noon. I think, second runner-up. Oo. Tapos, yung nanalo, matangkad siya. Matangkad yung nanalo. Siguro mga 5'8". Eh, ano ba namang laban ko doon, di ba? 5'1 lang ako. So, yon. So, siya yung nanalo. Pero, ang natatandaan kong tanong sa akin noon, if you're going to have a 1 million peso to spend with, parang within the day, what are you going to do? So, ang sagot ko doon, ano, parang yung 50% nung 1 million na yon ay, syempre, bibigay ko sa family ko and kung ano man yung pwede ko maitulong sa family ko. And the other 50%, I will send it to charity because I want to help the poor people who are in need. Yan ang sagot ko, natandaan ko pa yan. Yon! Okay. So, yon. Actually, napalabas pa yung sa TV eh. Pero, wala na akong copy nun eh. Nakakaloka talaga yon. Sana may copy pa ako, no? Ang sarap balik-balikan ng mga lumang ano eh. Ng mga lumang videos mo. Diba? Teka, baka maluba to. Isasaksak ko lang ha. Wait lang. Ayan. Okay. Next. Ano bang pwede ko pa itanong? Nag-request na daw kayo. O sige, check ko ha sa request. Wala! Wala pa rin ako nababasa ng mga request. Wale. O sige. So, next! Ano pang next question natin to? Yes or no challenge? Okay. Iisipin ko mabuti yung tanong ko eh. Ang next question ko ay teka lang. Naranasan ko na bang
hindi kumain ng isang buong araw? Yes or no? Naranasan ko na bang kumain ng isang buong araw as in yung hindi talaga kakain, tubig lang ganun? Yes or no? Yes or no? Sagot na kayo. Pasigaw daw sa lahat ng mga nanonood ngayon. Rachel Ann Christine Garcia. Ako daw mag-invite. Tinatry ko pero wala akong maklik dito sa fanpage. Baka hindi talaga siya pwede, possible dito sa fanpage. Pero inon ko naman yung emote ko na kalagay allow guests. Meron. Ano? Nagawa ko na ba yun yung isang buong araw? Wala talaga akong kinain? Actually, nahihirapan din akong sagutin yan. Pero parang yes. Hindi dahil sa diet ako. Alam niyo kung bakit. Kasi naranasan ko before, siguro isang beses nang kumain nun sa isang araw. At hindi ko makakalimutan. Yun ako, kakaiyak talaga ituloy. Dati, nung ano ako, 14 years old, parang 13 yata o 14. 14 yata yun. Ayun, naranasan ko na hindi kumain. O 15. Basta ganoon, basta high school ako. Naranasan ko na may isang araw na hindi ako nakakain tubig lang. Kasi, hindi dahil sa diet ako, kundi wala kaming pera pambili ng pagkain. Yun. So, parang anong nangyari? Nawala ng trabaho nun si mami. Tapos ako naman, syempre bata pa ako. Hindi pa ako masyado nagkakaroon ng mga dubbing nung time na yon. Kasi paputol-putol yung dubbing ko. So, wala din akong work. Tapos, wala kami nung ibang inaasahan. Parang yung lolo ko, natanggal din yata sa trabaho ko. Eh, sa trabaho, si Nini, yung nasa Bicol, yung na-vlog ko na yan sa Buhay Probinsya, nawalan din siya ng work. So, parang nagkasabay-sabay. Basta nagkasabay-sabay yung kamalasan na lahat kami wala. So, nung araw na yun, kasi sunod-sunod na araw na yun, may mga nakakain kami kahit paano, laing, or sardinas, or ganyan. Nangungutang lang ako lang sa kapitbahay ng tig-sampung-sampung piso. Ganyan. So, nung araw na yun, parang yung inuutangan namin ng 10 piso na kapitbahay namin, walang tao sa bahay nila. So, hindi ako nakuutang ng 10 piso. Wala din naman ako masyadong mahingan doon. Alam mo yung nag-iipon lang kami ng bariya-bariya para may makain. Tapos parang, nung nakaipon kami ng bariya-bariya, ano, parang may nabili kami isang lata noon. Tapos yun na yun, buong araw. Oo, yun. Hanggang kinabukasan na yun. Meron din kaming na-experience na ano eh, na isang tinapay a day. As in yung, alam niyo yung monay? Yan, nag-ipon kami ng mga bariya para makabili ng monay. So, nung bumili kami ng monay, isang piraso, yung isang monay na yun, alam niyo ba, pinaghati-hatian namin buong araw yung isang monay na yun. Si mami, ako, tsaka yung kapatid ko. Tatlo pa lang kami yun eh, sa bahay namin nun sa Taguig. So, yung isang monay na yun, imagine, hinati ko siya sa apat. Sabi ni mami, ba't hinati mo sa apat? Sabi ko, eh kasi mami, itong kalahati, pang tanghalian natin. Tapos yung another kalahati ng monay, pang gabi. Para at least, mamaya, may kakainin pa tayo kasi masyado masakit sa tiyan. Kapag wala ka talagang kinain bago kumatulog. O diba? Kaya naranasan ko talaga lahat ng hirap. Kaya alam ko yung pakiramdam kapag nagugutuman ka. Kaya ngayon, di ba, kahit walang-wala ako, kahit hindi naman ako ganun ka bongga, kagaya ng iba na rich kid or sobrang bonggang influencer or YouTuber, di ba, kahit paano, humihingi din ako ng tulong sa iba para at least, ano, mabigyan natin yung mga tao nagugutuman talaga. Kasi alam ko yung feeling ngayon. Pero tingnan nyo naman, parang binawian din ako, di ba? Hindi man agad-agad yung bawi sa'yo sa mga naranasan mong hirap. Like before, ang tagal ko na dinanas yun. Hindi man agad ako binawian before. Pero after ilang years naman, tutinan nyo naman ngayon, isang post ko lang na nagkikrave ako ng ganyan, makakahanap ako agad ng pwede mag-deliver na shop. Meron agad ganun. O kaya naman, yung mga fans na nagmamahal, sila yung nagpupuno. Di ba? Sila yung mga nagpupuno sa akin eh. Naranasan ko yun eh. Na ano eh, na... Di ba parang malaman lang nila na nagkihalimbawa, malaman lang nila na nagki-crave ako ng mangga or malaman lang nila na nagki-crave ako ng pizza or ng kebab o kung ano man. Maya-maya may darating na. So, doon naman ako swerte na bumabalik din lahat. Kaya kayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa lagi. Kasi minsan, hindi talaga ganun kabilis ang balik ng blessing. Minsan, sobrang tagal. So, yun naranasan ko yun. Tapos, tumigil ako sa pag-aaral nun eh. Ayan, kreto na ako ng buhay ko. High school ako nung tumigil ako sa pag-aaral kasi nasa private school ako. Wala na kaming pang tuition.
'di ba? Pagkain pa kaya pagkain nga wala, ipang-tuition pa. So natigil ako sa pag-aaral noon. Tapos wala din kaming makain. Eh nakikita ko araw-araw, malapit kasi yung bahay namin sa school. So araw-araw nakikita ko yung mga kaklase ko. Yung alam mo 'yon, syempre 'di ba pag bata ka, parang nahihiya ka sarili mo na buti pa sila nakakapasok sa school. Ako biglang tumigil, tapos buti sila may mga pagkain, ganoon. Pero hindi pa rin ako nainggit kahit nalulungkot ako. Nagpray pa rin ako, ganoon, nagpray pa rin ako lagi. Tapos hintay ka lang sa tamang oras na darating para sa'yo. Tapos hanggang nagkaroon ako ng mga project sa dubbing, ganyan. Tapos nagkaraket din ako sa banda. Yan yung mga ginawa ko ng before. So yun. So alam ko kung paano magpahalaga ng maliliit na tao at mga tao nagugutom kasi, diba, once in my life, dinanas ko po talaga yan. Kaya ang laging turo sa akin, be humble always, 'di ba? Huwag mo laging iisipin na mas ahead ka sa kanila. Ang lagi mong iisipin, pantay-pantay kayo kahit anong mangyari. Kasi ang mundo, bilugin, umiikot lang yan, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. So ba't ka magmamalaki, 'di ba? Baka mamaya in one click bumaba ka. So laging ganun lang. Next question, nahaba na ng kwento ng buhay ko. Next question. Ito na lang. Ayan, relate naman dito. Ano ba ang first job ko? Ayan, hindi na yes or no ah. Ano, para maging yes or no yung sagot. Ano ba ang first job ko? Dubbing ba ang first job ko? Yes or no? Last question na to ah. Dubbing ba ang first job ko? Yes or no? Sagot-sagot na. May mga nakaka-relate sa kwento ko. Shoutout kay Celia Mendoza. Sige, habang nag-iisip kayo ng sagot. Tin Paharillo from Rizal Occidental, Mindoro. Ang ganda ko daw. Wow, thank you. Ano na, wala pa sumasagot ng yes or no? Baka delay dito sa anong comment section. Yes or no? Dubbing ba? First job ko? Yes or no? Is it? May sumagot na no daw. Aba, bakit ang galing yung mag-research sa buhay ko, no? Okay, the answer is no. Hindi po dubbing ang aking first job. Kasi ang first job ko ay commercial model. Ayon. Actually, baby pa lang ako. May commercial na ako. Yan yung pinost ko ng baby picture sa Instagram yata ng throwback. Commercial ko yan ng Tender Care. Yun. Pero syempre, nung malaki na ako, ang first job ko talaga ay commercial model. Kasi nag-start ako magkaroon ng commercial when I was 10 years old. Yun yung Stick O commercial. Pag sinearch nyo yan sa YouTube, makikita nyo rin yan. Gandang Kara or DJ Kara, Stick O. Stick O commercial, tapos Chow King, tapos Rexona, yung may umaakit sa pader. Ako yung friend, hindi ako yung bida. May friend na umaakit sa pader. Parang sporty-sporty siya, yung parang wall climbing. Tapos pagbaba niya, ako yung friend niya na, wow, yung parang, you did it, ganyan-ganyan. Short hair pa ako nun, so baka hindi ako makilala nun. As in, yun yung super short hair ko. Ayan, ano naman ako noon, parang 14 years old. Pero first job ko, ayun na nga, commercial model, Stick O. Yun yung una kong job. Tapos, yun na, nung 12 to 13 years old, doon ako nag-start mag-dubbing. Yan, doon na nag-start yung aking, career. Tapos, saka ako nag-banda, na medyo dalagita na ako. Ganun! Ayan. So, dahil dyan, sana marami kayo nalaman sa buhay ko, sa yes or no challenge. Yes or no. Ayan, thank you so much. And Friday po ulit guys, sa Friday, live po ulit ako. Pero Friday, 4 p.m. ulit, ayan, so abangan nyo yan. Pag every Wednesday lang talaga ako laging malilate, magiging panggabi, kasi nga, lagi kami ministry meeting. Ayan, so yun lang. Stay safe everyone. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!